Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. And on today's vlog ni Payong Kaibigan ay balitang Saudi po muna tayo. Pag-uusapan po natin yung mga pagbabagong mangyayari sa taong 2023, especially po sa passport renewal. Kaya po para sa ating mga kababayang OFW dyan na nagbabalak po na mag-renew ng kanilang passport dito sa Saudi Arabia, ay sana po tapusin at pakinggan nyo po itong mabuti. Kasi just the other day, meron pong nakapost sa official Facebook page ng ating Philippine Embassy sa Riyadh. Ayan po. So sana po ay nabasa nyo po yan. Kung hindi man, okay lang, pag-uusapan po natin yan ngayon. Okay? So ito po yung nakasabi doon o nakalagay doon. Mga pagbabago po sa passport renewal at the Philippine Embassy in Riyadh. So epektibo po simula po January 3, 2023, the consular section of the Philippine Embassy in Riyadh will be able to receive regular passport renewal applications only through VFS Global. Renewal po yan ng passport. So, saan po tayo pupunta? Kung kayo po ay nasasakupan po ng ating Riyadh region dyan, pupunta po kayo sa VFS Global dyan sa Riyadh. Ang address po nila ay nasa basement level 2591 Alhada District, katabi lamang po ng Courtyard Marriott Hotel. Kung kayo naman po ay nasa bandang Eastern Region, so doon po kayo pwedeng pumunta, mag-renew ng passport ninyo sa VFS Alcobar. Ang address po niyan ay 7639 Muhammad Al-Fali Street, Al-Raqqa Al-Junabiya. So ang alam ko, ang office hours po neto ay mula Linggo hanggang Webes. Nagsisimula po yata yan alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At ang kagandahan po niyan, pag nagre-renew po tayo ng passport dito sa VFS Global, ay hindi po kailangan ng appointment. Walk-in is allowed. Ulitin po natin, renewal ng passport, hindi kailangan ng appointment dito sa VFS Global. Pero pag-releasing na po ng passport sa VFS Global, ay kailangan po natin ng appointment. Okay? So yung normal po natin na binabayaran kung sa Philippine Embassy dati ay 240 riyals, renewal ng passport. Pero dito po sa VFS Global ay, ang halaga po ng renewal dito ay 379 riyals guys. Plus, syempre, shipping fees. Kung gusto nyo po na ipa-deliver po sa inyong bahay or sa inyong office na pinagtatrabahuhan yung inyong renewed na passport. So salamat po kay Ma'am Era kasi hindi ko po talaga alam kung magkano diyan sa VFS, okay? Note, the following services will still be provided at the embassy. Pero ito daw pong mga sumusunod na serbisyo ay patuloy pa rin pong ibibigay ng ating imbahada. So una po ay yung passport application of newborns only. So may mga bagong silang dyan na anak. So sa imbahada pa rin po yan, pwede pa rin po doon. Issuance of emergency travel documents. Okay? Sa mga nagtatanong, ang travel documents po ay hindi po yan exit visa. Iba po yan, magkaiba po yan, di ba? Next is resolution of issues with passport application. Yung may mga lookout list, suspended passport, and emergency cases. Civil registry, reports of birth, marriage, and death. Application of marriage and solemnization of marriage. So sa Philippine Embassy pa rin po yan ginaganap. Okay? Correction of entries in birth certificates and marriage contracts registered at the embassy. Yung mga notarial services sa Philippine Embassy pa rin po yan guys. Ganun din po yung visa. Okay? For questions and clarifications, please contact VFS on telephone number 920-006-472 or pwede po via email info.php.ptksa@vfsglobal.com or pwede rin po nating bisitahin ang kanilang official na website. Don't worry guys, ipipin po natin, ilalagay po natin sa description box ng ating video yung mga importanteng detalye na kailangan nyo pong malaman sa VFS Global na yan. Okay? Para naman po sa mga nagtatanong sa bandang Jeddah, sa nasasakupan naman po ng ating Philippine Consulate Office dyan sa Jeddah, so wala pa naman po silang
pinapalabas na advisory, wala pa po akong nakikita, 'di ba? Kung under VFS naman or hindi. So, ibig sabihin po, kung kayo po ay magre-renew bandang Jeddah, ay pwede pa rin po tayong mag-walk-in diyan sa ating consulate office sa Jeddah. Ang bayad po diyan ay 240 riyals. Na-try ko pong mag-walk-in dati sa Jeddah, 240 riyals, plus nagbayad po ako ng 160 riyals para po sa shipping fee. So, ang requirements lang naman, pag kayo po ay mag-renew ng passport, syempre, dadalhin nyo po yung lumang passport at ipo-photocopy po nyo yan. Diba? Hindi po requirements ang ikama natin para po tayo makapag-renew ng ating passport. Kung kayo po ay pinili ninyo na ipa-deliver sa inyong bahay or sa inyong office yung inyong passport na ni-renew, so syempre, iiwan nyo po yung lumang passport doon, diba? Sa courier services, sa courier service. Ganun din po yung claims tab. Siyempre, pipirma po kayo ng authorization letter at kukunin nyo po yung waybill reference para at least matrack po natin kung nasaan na po yung ating mga passport. Okay? So, yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Para naman po sa mga naka-experience na mag-renew ng kanilang mga passport sa VFS Global, yun po yung outsource, di ba, company na hinire, 'di ba, ng ating nakinontrata ng ating Philippine Embassy. So sa mga naka-experience niya, please ilagay niyo rin po sa comment section yung inyong naging experience para at least makatulong po tayo sa ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia, okay? Sa muli, maraming pong salamat. Always stay safe, guys, and God bless. Ready.